Good morning, everyone. Welcome to my channel. Ayun. Yesterday, it was St. Patrick's Day and I was planning to do some makeup look. But, nangyari, pag-uwi ko ng work. Ano ba nangyari pag-uwi ko ng work? May mga errands kami. Nagpunta kami sa mga oriental store. Tapos, etc. etc. Nagatid ka pa ng anak sa work. Anak ko sa school. Tapos, siguro gabi na ako naka-uwi. Hapon na ako naka-uwi. Tapos nagluto ako ng beef mami. Eh, pag nagpakulo ka kasi ng beef, di ba matagal? So, ayun, hindi na ako naka-makeup. Tapos, nilinis ko pa yung mga tank ng hamsters ko. So, ngayon, babawi tayo. Ngayon tayo mag-makeup, okay? But anyway, ipapakita ko muna yung mga dumating kong order. Siguro mga 3 weeks ko nang in-order to, or 2 weeks. Finally, dumating na tong 1, 2, 3 version ng UVS Place na... Ano? Tuloy naman tayo. Babasahin naman ako. Olori? Olori ba? Basta yan. Olori. Ito. Medyo malinaw siya. Naintindihan ko sana. Olori siya. Matama focus. Yan. So, dun mo tayo sa one. Ito yung one. Ang ganda niya, no? Ang cute. Yung model, sinasabi ko. Buksan ko. Binuksan ko na to para hindi tayo mahirapan. Yan siya. That's how it looks like. Ito nga sana yung gagamitin ko. Perfect for St. Patrick's, di ba? Green. Oh. So may mga glitters na naman. Ayun ko lang. In case you don't know, I'm not into it. So, ayan. Tapos, anyway. Yung number 2 naman, itong blue. Yung number 2. Ito siya. Ayoko mag-swatch kasi hindi. Kung gusto niyo makita yung mga swatches, pumunta kayo sa IG. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. Ang ganda ng mga shade niya. Pero alam mo, I'm not really into blue when it comes to eyeshadows. But, naalala ko nung prom ko, blue yung eyeshadow ko kasi lumabas yung pag... Kasi dark royal blue yata yung gown ko. Hindi siya black eh. Parang dark na navy blue. Parang ganito halos yung kulay niya, pero darker than that. So, naalala ko nun, blue yung eyeshadow ko. Tapos, lumabas talaga yung pagka-brown ng eyes ko. So, if you have brown eyes, blue eyeshadow will bring out the brown in your eyes. Tapos, ito yung number 3, yung Olori. Saka, ang ganda ng makeup niya. Ang sarap gayahin. Divang-diva siya. Ito yung Olori. Ayan, alam mo, ang gaganda ng mga kulay niya. Peaches, orange, brown. Yung parang, pag tinignan mo siya, parang they give you the idea what to do with your makeup already. So, ayun. Tapos, syempre, allergy season. Bumili na ako ng mga, paubos na itong isa. Dumaan ako sa CVS to get another one. Gusto ko i-try yung kanila kung mas maganda ba. Kailangan ko talaga 24 hours. Tapos bumili na ako ng clear eye for my allergy. Sobra yung allergy ko ngayon. Tapos meron akong $10 cashback reward sa CVS. So, ang haba naman yung mga offer nila. Hindi ko na kinuha. Tinapo ko na. Sayang gas, no? Tapos pupunta ako for what? $30, oh. Mapapagastos pa ako. Pupunta lang ako doon pag meron akong cashback reward. Eh, meron akong $10 cashback reward. Meron silang, blush on na $7.30 yung price. So, ginawa ko. Bumili ako ng allergy meds na CVS. Ayan, oh. Kasi galing nga ako doon. Tapos itong Jowa Air Light Soft Powder Blush in the shade Naked Rose.
gagamitin natin siya, tatayin natin siya. Gusto ko yung mga ganitong shade kasi it can go, goes with anything look. Tapos, just in case hindi nyo nakita yung dati kong in-order, na nakalimutan ko na kung kailan. Itong I Live, I Love na Juvia din. Saka itong I Live, I Love na palette. Tapos may kasama pa itong mga lipstick eh. Hana, hindi ko napapahanap sa ako na maghanap kasi ba't ko pa kayo utusan, di ba? Iyaano ko yung link niya kung saan, kung makita ko. Ha? Basta may kasama pang mga lipstick to. Kaso ayoko na magkalkal dito. At naku, Diyos ko, baka bukas na mabutang itong ating vlog. So, ito siya. Dahil makita. Ayan. Yung pagka-blue naman niya, parang retro. Parang grayish na. Tapos meron na namang glitters. Hindi ko naman kung gagamitin ko. Yeah. I don't know. I mean, at my age, siya naman na occasion ako mag-glitters, diba? I mean, pa-fun siguro. But I don't know. Even when I was young, I'm really not into glitters. I don't know why. I just don't. First of all, it's hard to put on and it's harder to remove. Dapat may kasama siyang highlighter. Hindi ko alam paano buksan. Paano ba ito? Oh my God. Saan may bukasan ito? Ayun. Ito siya. Ayun o. So, try din natin siya. So, try natin siya. Hindi ko pa siya nagagamit. Actually, marami akong Juvia sprays na hindi ko pa nagagamit. Kasi yung pigmentation nila, it's so strong. It's so pigmented. And if you're not really the type that wears too much makeup, saang occasion ko siya gagamitin, diba? So, usually for fun lang or pag magagawa ko ng video, pero kasi talagang a tiny bit will go a long way. Anyway, ito naman may kasamang eye primer. Tatry din natin siya. And ito yung palette na kasama niya. Ano ba? Paso ito. There. Ganda din ang shade niya. Eh, phone ko lang ginagamit ko. Ayan. Gumanong pa talaga, no? Anyway. Also yesterday, the other day, on the 16th, I went to Petco to buy supply for my hamsters. Then I saw a hamster that looks like Coco. She got a video here somewhere here. And that same store is where I got her. So I look at her, parang, nah, I'm fine, I got Belle already. And same thing happened with Coco. When I got Coco, I really don't wanna get her because I have Miley already. And Belle looks like Miley. So the next day, which is the 17th, yesterday, I cannot stop thinking about her the whole night. I said, at least me, Miley was able to leave me with her pops because she got pops with Tom. With Coco, I don't have anyone because hindi naman siya naging mommy. So, I said, I have to go back to that store. It's like, I want a part of Coco with me to take back home. Because that hamster that looks like her is in the same store. Same day, 16. I got Coco June 16. Yes, that day was March 16. Nung na-meet ko yung mismong hamster. Tapos, same cage kung saan ko nakuha si Coco. So, parang feeling ko, sa dami ng pet store na pwede kong puntahan. Bakit doon ako pumunta? So, feeling ko parang that day, anniversary namin ng partner ko, ng hobby ko. Parang feeling ko, sinasabi sa akin ni Coco, buy her. Gusto kong regalo siya sa daddy ko. Kasi, until now talaga, sobrang
devastated yung hubby ko sa pagkamatay ni Coco kasi sobrang close siya dun. Sobrang love niya yung hamster na yan. So, ayun, nangyari, binili ko si Luna for him. Regalo, si Belle, regalo ko sa kanya nung birthday niya. Wishes, akala ko magiging okay na siya. Pero, nakatulong naman si Belle. Kahit papano, nag-uplift naman siya kahit papano. Pero yung smile niya, yung happiness niya nung nakita niya ulit si Coco. Kasi kamukha talaga ni Coco. Tapos siya pa nagpangalan, her name is Luna. Kasi parang siyempre si Coco nasa heaven na. Ayaw naman niya sa sun, sa moon, yung pangalan. So Luna, yung pinangalan niya kay Little Coco. Eh, hindi ko muna siya i-introduce ngayon kasi natutulog siya. But yun yung story ko. Kasi yung page ko, All Eyes on G. So it's all about me. It's not just all about makeup. And anyway, gagawa ko na separate video to use all of this makeup. But right now, since feel ko makapag-chikahan sa inyo, nakakita ko ng Tagalog Tagalog random weird Tagalog question. So try natin, okay? Number one question, mga lugar na ayaw mong pinupuntahan. Siyempre, hindi ko alam kasi wala naman ako idea. Kaya nga hindi ko siya pinupuntahan kasi hindi ko siya iniisip. Pero wala naman sinabi dito na ayaw mong puntahan. Mga lugar na ayaw mong pinupuntahan. Bakit naman ako pupunta doon kung ayaw ko, diba? So wala akong idea kung anong lugar yun. Kasi hindi ko naman siya naiisip puntahan, diba? Tipatika lang eh, no? Number two, anong una mong tinititigan sa taong first time mong na-meet? Siyempre, mukha. Tapos, pag nakatingin na ako sa mukha, una kong tinitignan, ngipin. Siyempre, pag kinakausap ka, napapatingin ka dun, di ba? Number three, tatlong website na una mong binubuksan kapag nagbukas ka na ng browser mo. Facebook, IG, and YouTube. Four, tall or short? Taller than me. Depende, ano ba klaseng tall and short to? Kung friends-wise, I don't care kung tall, short, or medium ka. But kung partner, tall, siyempre. Kasi matangkad ako eh. So, next question, mga bagay na kinaiinggitan mo sa ibang tao, wala. Kasi hindi talaga ako inggitera. Kumbaga sa akin, yung blessing mo, blessing mo. Yung blessing ko, blessing ko. Kasi wala naman perfect eh. I mean, meron kang bagay na wala ako. O meron naman akong bagay na wala ka. So, kung nasa'yo, thankful ka na lang na nasa'yo. Pero kung nasa akin, thank you, maging happy ka na lang for me. Pero yung parang mainggit pa ako, bakit? Hindi talaga ako ganun. Yung mga tao nakakakilala sa akin, nai-intimidate nga sila sa akin kasi parang hindi nila ako ma... Di ba may mga tao, pag mapera yung kaibigan, sisip-sip, lambing naman dyan, ganun. Hindi ako ganun. Kahit maglabas ka pa na pera, hindi mo ako masisilaw dyan. Talagang... hindi ako madalang ma-impress, kaya marami na intimidate sa akin. Kasi nga, hindi ako inggitera. I do my own, you know. I don't care what you do. I'm just doing what I want to do. Next question. Brand ng damit na lagi mong binibili. H&M, tumitingin talaga ako doon. Pag napapapunta ako ng Target, tumitingin din ako doon. Pero hindi naman siya specifically brand na binibili ko. Madalas lang talaga ako pag online na H&M or Hot Topic and kasi nga kay Jack Skellington yun. Obvious naman! Yan. So, doon ako tumitingin pagdating sa ganyan. H&M saka Hot Topic. Mga bagay na kinaiinisan mo sa sarili mo na hindi mo maalis-alis. Alam mo, I know I can be annoying. Siguro yung kinainis ako sa sarili ko as a mom. Sobra kang nagwo-worry sa kanila, sa mga anak mo. Tapos, alam mo yun, parang wala naman big deal sa akin. Or, ang kinainisan ko, hindi ko naman siya kinainisan kasi it's part of me. Yung pag nawalan ako ng gana sa tao, I just turn my back and that's it. Yung tipong kahit ano pang gawin mo, I really don't give a fuck anymore. Hindi mo na ako ma-win back.
I mean, siguro kaya ko maging civil sa'yo, but that's it. Pero yung, I'm gonna look at you the same way again, never again. Once I turn my back on a person, it doesn't matter kung blood-related, kaibigan, yung, pag may ginawa, pero for me to go that far, ibig sabihin, may ginawa ka na talaga sa akin para sumagad ako ng ganun. Kasi mahaba naman pasensya ko. Pero yun yung ugali ko na hindi ko maalis. Sadly, that's part of me. Na once I stop talking to you, that's it. It means I'm done. Babush. Tapos, naniniwala ka ba sa multo? Yes, kasi nakakita na ako. Are you in favor of legalizing same-sex marriage in the Philippines? I really don't care. Kasi tao yan eh. May karapatan din magpakasal yan. So, I don't care kung same-sex sila, karapatan nila yan. I mean, Diyos na lang bahala humusga sa kanila. But I'm not against it. I mean, it's not that I support it. That's their thing. Kung gusto nilang gawin, gawin nila. I mean, hindi ko na para pakialaman pa yan. But I'm not against it. Kasi tao sa tao, lahat may karapatang magpakasal, di ba? Ano ang mga bagay na hindi mo tinitipid pagkain? Hindi ako titipid pagdating sa pagkain. Anything for my loved ones. Alam mo, ako, pag ako mamimili, diretso ako sa clearance, diretso ako sa sale for myself, ha. Pero yung mga anak ko, sabi lang, ma'am, I want iPad, ma'am, I want this. Kahit na sabi mo, 300 to 400, yan, basta meron ako. Ganyan. O si Beep, maglalambing ng relo. Sabi mong 500 yung relo niya o 400 yung relo niya. Basta meron ako, go. Hindi ako magtitipid sa mga gusto nila. Pero ako, bibili na isang bagay na worth 500, hindi talaga. Siguro, aabot ng 500, pero marami, pwede pa. Pero yung isang item lang, hindi. Pero pagdating sa mga loved ones ko, yung anak ko, siya, uy, mga hamster ko, hindi talaga ako magtitipid sa kanila. Tapos, kailan ang huling beses na nag-ano ka? Nang ano? Nag-ano ng ano? Marami kasi ang ibig sabihin yun eh. So, kung magtatanong ka sa akin, linawin mo naman. Okay? Sinong favorite basketball player mo? Ngayon? Si... Nako? Favorite ka talaga siya, no? Pero hindi ko alam pangalan niya. Nako, wala pa naman yung dalawang anak ko. Yung isa nasa work, isa nasa school. Basta makapalbalbas niya, tapos red yung uniform nila. Tanungin ko si Bib. Dali. Baka di din niya kilala. Oh my God, sino yun? Kasi nakikita ko lang siya sa TV. Hindi talaga ako nanonood ng basketball. Pero pag nakikita ko siya sa TV, siya yung gusto ko. Hindi ko alam team niya. Favorite ko talaga siya. Basta itsura niya, itim siya na makapal yung balbas niya. Comment down below kung kilala niyo siya. Hindi ko alam kung anong team siya. Oh my God. Basta parang red yung uniform niya. Oh my God. Ilalagay ko siya sa ano? Sa description ko. Pag uwi ng anak ko, tatanungin ko. Kasi basketball fanatic yun eh, yung bunso ko. Pero dati, si Michael Jordan. Limang sikat na lugar sa Manila na hindi mo pa napupuntahan kung meron. Boracay. Hindi pa ako nakapunta dyan. Gusto ko makapunta ng Capiz kasi naku-curious na ako sa mga storya dyan kung totoo. Curious lang ha, hindi ako pumunta. Sinabi mga hindi ko napupuntahan eh. Tapos, gusto ko makapunta ng Cebu. Hindi pa ako nakapunta ng Cebu. Ay, Manila pala! Sikat na lugar sa Manila! Hindi ko alam kasi taong bahay lang ako. When I was still in the Philippines, taong bahay lang ako. Hindi, school bus bahay lang ako. So, ngayon, hindi ko na alam kung anong mga meron doon. Hindi ko alam yung mga famous na place na hindi ko pa napupuntahan kung meron doon. Kasi, Diyos ko, dahil 2 decades na yata akong wala roon. More than 2 decades na. So, wala na ako idea. Huwag na lang Manila, yung lugar na lang. Limang place na lang sa Philippines. So, Cebu, Boracay, Siquijor,
Kasi kay Hor Capis, pareho ba yun? Kasi mahilig ako sa mga mumu. Mahilig ako sa mga ganyan, mga nakakatakot na place. Ano pa ba? Davao. Saka... Naging movie yun eh. Kung saan man sinuting yung ano, hihintayin kita sa langit. Kasi gusto kong puntahan talaga yung dagat na yun. Kung saan sila nakikita doon sa Borol, si Don Silueta, saka si Richard Gomez. Gusto kong puntahan yun. Yun, basta yun. Anong favorite local film mo? Napakabilang ng favorite local film na favorite ko talaga. Sa Tagalog, isa doon. Pahiram ng Isang Umaga. Hihintayin Kita sa Langit. Saka, Ibulong Mo sa Diyos. Yun pa lang yung naiisip ko, ha. Talagang mga luma na, kasi talagang wala na kwenta. I'm sorry, ha, pero wala na talaga kwenta yung mga movie ngayon. Makagawa lang talaga. Makashooting lang. Masabi lang na artista ka. Pero yun talagang maganda yung story, ha? Yan, yung tatlong nasabi kong yan. Yan, isa sa mga yan. Basta mostly magagandang movie na napanood ko. Mga panahon nila Vilma Santos, nila Marisa Soriano, nila Lorena Tolentino, yan. Dati tumatagal pa hanggang 2 hours yung movie. Oh, Mga Mata ni Angelita. Hindi siya super ganda, pero gusto ko yung Mga Mata ni Angelita kasi nandun si Julie Vega. I really love Julie Vega. I used to see her in school. High school siya noon, grade school ako. Siguro mga grade 1 ako or grade 2. Tapos siya nasa high school. So nakikita ko siya sa school noon. Kaya gustong-gusto ko si Julie Vega. St. Joseph College yun. Just in case tanongin niyo ako, talagang nag-aral ako doon. Ilang na ang naging ex mo? Parang ang dami, no? 2. Tapos yung isa doon, hindi ko pa nakita. Lumulunok ka ba ng... Bakla ba nagtanong nito? Kasi parang ang hindi niya matuloy-tuloy yung mga tanong niya, eh, no? Parang bastos eh, no? Lumulunok ng ano? Bato? Hindi ko alam. Linawin mo naman, tol, kung magtatanong ka, di ba? Nakapasok ka na ba sa Sogo? Ano yun? Lugar ba yun? Sogo? Hindi ba yun yung show? Ano ba show yun? Yung si Gasa Balgas yata. Sokol yata yun eh. Basta yun, hindi. Hindi ko alam kung ano yan. Humihilig ka ba pag natutulog? Sabi ng partner ko, oo daw. Nasubukan mo na bang mahuli ng polis o ng kahit sinong government official dahil sa paglabag sa kahit anong batas? Hindi. Bakit ko naman susubukan mahuli? Siguro kung nahuli ako kasi may nagawa ko na hindi ako aware. Pero yung susubukan ko para lang mahuli, stupid ko naman, di ba? Gaano ka kadalas uminom ng alak at manigarilyo? Uminom ng alak, hindi ako uminom. Nakainom ako, kaya hindi na ako uminom. Alam ko yung feeling, kaya hindi ako uminom. Yossi, matagal na ako nag-quit. Magti-3 years na. Kung graduate ka ng college, relevant ba ang trabaho mo ngayon sa tinapos mo? Hindi. Yung type of your type of music, pop, love song, anything na... nagandahan lang ako. Wala siyang specific, ano. Wala siyang specific na klase. You know, dog or cats? Hamsters. Takot ka ba sa ipis? Sobra. And are you into any kind of sport? Volleyball. I play volleyball. Volleyball and badminton. Mga pagkain na nakakapagpatakam sa'yo at mga pagkain na ayaw mong kainin. Marami pagkain na napapakatakam sa'kin, pero ang ayaw ko kainin, Indian food, anything spicy, at ayoko ng ampalaya, ayoko ng okra, ayoko ng babaho, ayoko ng putek, basta... Wala akong maisip. Okay. Ayoko na mga food na hindi ako familiar eh.
Lechong kawali sa nakatakam sa'yo. Ha? Ay, mali. Madali ka bang mapikon? Hindi. Hindi talaga ako pikon. Lies on or lies off? Off. Sex or chocolate? Chocolate. Seryosa, chocolate. Kahit siguro yung partner ko, chocolate ang pipiliin. Jollibee or McDonald's? Jollibee. Sana ako sa McDonald's, no? Kailan ang uling beses na nagpunta ka sa Starbucks? 2 days ago. Bagay na meron sa loob ng bag mo na tingin mo wala sa ibang tao. Susi ng bahay namin. Mamahalin mo pa rin ba ang partner mo kahit wala malaman mo ma-age siya? Oo naman. Unless nakuha niya yun dahil nag-taxil siya. May katropa ka bang member ng LGBT? Meron, madami. Pabor ka ba sa death penalty? Yes. Kailan ang uling beses nagsimba ka at nagdasal? Nagdasal everyday. Simba? I don't remember. I'm not a church goer kasi maraming hipokrito doon. Saka marami na rin kanta na hindi ko na alam kaya kantahin. Tapos may hearing problem ako. So minsan patatayuin pala, luluhod ako. Tatayo pala, uupo ako. Alam mo yung mga ganun. Besides, hindi ko naman naiintindihan yung preach ng pare dahil nga bingi ako. So yung relationship ko kay Lord na lang. Sa amin na lang. Memorize mo ba ang multiplication table? Hindi. Pinaka-hate mong subject nung nag-aaral ka, math. Kaya nga di ko memorize yung multiplication table. And 2 more last question. Nakasakay ka na ba sa rail push trolley? Hindi. With or without condom? Without. Kasi isa lang naman partner ko. Hindi naman ako nagpa-partner na kung sino-sino. So feeling ko talaga bading nagtanong nito. Bading yung nagawa ng tanong na to. Kasi marami siyang tanong na hindi niya matuloy-tuloy. Anyway, that's it, pansit. Babalik ako mamaya. Mag-makeup tayo kasi mahaba na itong video. So, thank you for watching. I hope you enjoy. And later, babalik ako para mag-makeup at matry itong mga to na pinakita ko sa inyo. And also, ito pala. Yung ginamit kong e.l.f. na foundation na Camo. Uulitin ko ulit. I highly recommend it. Highly, highly recommend it. Kasi, bumili pa ako ng isa for backup. Gagamitin ko dito. The first time I tried this, tinamit ko to without anything, which is absolutely okay. Tapos later, tatry ko siya over something naman. Okay? So, see you later. Gagawa ko ng makeup. And I will try to get Luna kung mai-introduce ko siya sa inyo. Okay? Bye!